Right, good day mga paps. So, yan, kamusta po kayo? For today's vlog ay pag-uusapan natin yung tinatawag na puppy assessment or kung paano ba tayo pipili ng tuta. Kung ano ba yung mga dapat nating malaman, hindi lang sa panglabas, kundi pati sa pangloob ng tuta. Yan. For example, sa mga lalaki, pag nakita kayo ng magandang babae, syempre hindi lang niyo masasabi agad na at the moment gusto mo na siya, 'di ba? Syempre, attracted ka physically. Pero titignan mo rin muna kung okay ba yung ugali niya, kung mabait ba siya, kung ano ba yung mga katangian niya. So ganun din sa pagpili ng puppy. Hindi lang dapat titignan yung ganda niya or yung laki niya or yung kulay niya. Tignan din natin kung ano yung mga ugali ng puppy, no? Yung linya niya, yung tinatawag na pinaka-importanting malaman nyo, yung temperament, drive, and nerve. Yung tatlo na yan yung mga titignan natin at ititest natin yung mga puppy. Yan, saktong ano na sila ngayon, magto 2 months na. Parang 1 month and 3 weeks na sila. So ayan sila. Yan. Naglalaro-laro sila eh, yung ginawa kong laruan nila. Tapos yun namang yan yung pala yung yung lima. Yan yung lima. Yung tatlo nandito sa kabila, hiniwalay ko muna. Yan, para hindi sila maglikot-likutan. Yan. Alright? So, ito, ganito mga paps. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng mga sinasabi ko, no? Okay naman sila eh, kasi sa sounds, hindi naman sila yung sobrang matatakutin. Kasi yung isang buyer, interested daw siyang bilhin yung isang puppy. Pero sabi niya sa akin, nung maliit pa, kapag daw lumaki to at nakita niyang confident yung tuta, kukunin niya. So naisip ko, sabi ko, why not gumawa ako ng video. Paano ba matest yung mga puppy kung confident ba sila? Alright, so ngayon, testingin natin kung ano ba yung ugali ng tuta. No? Testingin natin yung color red. Ayan. Come. Yan. Nag-research na ako about dito kung paano ba testingin yung mga puppy or i-assess. Maraming mga tawag dyan, iba-iba. Nag-search din ako sa YouTube. Pero ang gagawin natin ngayon, yung mga importante lang, nasa palagay ko is kailangan nating malaman. So, ito yung mga test na pinili ko, ha. Personally, pinili ko. So, naalala ko nung binili ko si Bella. Nung time na yon, wala rin ako idea kung ano ba yung mga temperament and nerves. Ang basta gusto ko lang na that time, magkaroon ng Belgian. So, ngayon, swertihan lang din kung yung mapupunta sa yung Belgian, mabait, or matalino, or maganda yung temperament. Swertihan lang rin yan kasi sa ganitong edad, makikita mo na yung magiging ugali nila or magiging temperament nila. Pero, mag-iiba pa yan paglaki. So, iba-iba ang tuta. Merong mga masisigla. Meron ding, ayun, mahiyain, kagaya nun. Yun, si Blue, medyo mahiyain yon. Pero, iba-iba yung personality nila. Meron din namang malikot, may makagat, may dominant. So may malaki, ito malaki to. Itong isa na to. Laki ng mga paa niya, no. Wala pang 2 months 'yan. Ewan ko makita sa sa camera. Okay. So ngayon, titestingin nga natin sila, no. I mean, si Red na lang kasi yung bumili sa akin si Sir John, siya yung priority ko. Ang una niyang pick si Blue, pero nagbago yung isip niya si Red. Sabi ko, sige sir, kahit anong piliin mo, okay sa akin kasi siya yung unang buyer natin. So itong si Red, yan, kung makikita nyo, syempre titingin kayo sa looks. Tignan nyo yung mukha kung maganda. Tignan nyo yung paa kung maganda yung mga paa niya. Importante yung paa sa likod, ha. Tignan nyo kung may cowhock. May cowhock. Kasi yung ibang Belgian medyo piki. Or yung ibang husky or ibang, lalo na sa German Shepherd, maraming mga yung mga piki. Or yung mga parang ganun yung paa, mga cowhock. Tignan nyo rin yung katawan niya, kung proportion, kung mabilog, yung kulay. Of course, yun yung mga titignan natin sa looks, no? Kung looks lang, diba? Nung kinuha ko si Bella, wala akong idea dyan eh. Basta ang tinignan ko lang, yung kasi nagustuhan ko yung kulay ni Bella. Sa kanilang magkakapatid, siya lang yung color brown. Eh gusto ko kasi old school eh. Bilig ako sa old school, classic. So yung kulay brown yung kinuha ko. Yung mga kapatid ni Bella, ganyang kulay oh. Parang may mga shade ng sable. Uy! Alright? So ngayon, ilabas natin si Red. Testingin natin siya. Come, Red! Okay. Punta ito dyan sa kubo. Ito si Red, guys. Yan. Malaki na yan. Yan. Haba na, oh. Ganda yan. Kaso sold na siya, no?
kukunin na to. Alright, so test number 1 natin. Titestingin natin si Red, yung puppy, sa new environment. Kagaya na to, dito sa kubo. Tignan natin yung kanyang magiging reaction. Yan, okay naman. Alright, so malikot siya. Tapos, madali naman siya nakapag-adjust sa bagong environment. So, maganda yan sa aso, no? Kasi, importante yan. Yan, so makita nyo malikot siya. Okay. So, nakapag-adjust siya, hindi siya natatakot. Kasi yung ibang puppy, guys, kapag lapag pa lang yan, talagang sobrang ano na, sobrang naka-down yung tail niya. Tapos makikita mo yung, kagaya niya nangagat siya, oh. Sign niya na dominant yung puppy, no? Alright? So guys, ngayon, titest natin kung meron ba siyang social engagement. Dapat kapag binitawan siya at tinawag ko siya, dapat lalapit siya sa akin, no? Or pag kinuha ko yung attention niya, dapat interested siya sa tao. Alright? Isang importante rin itong traits sa puppy. Let me tell. Come! Good boy! Good boy, Red. Yan, makikita niyo mga pups. Right? Confident yung puppy, no? Malikot siya. Confident at lumalapit. So, ito naman yung tinatawag na sunod. Yung tinatawag na ability to follow. Kailangan mapasahan niya yung test na sumunod siya sa akin. Kasi ito yung isa din sa mga nagustuhan ko sa Belgian. Kung mapansin nyo, si Athena, nung maliit pa lang yon, inaano ko yon, ino-off-leash ko sa beach. Nasa 2 months and 1 week pa lang siya nun. Sumusunod siya sa akin. Hanggang sa lumaki si Athena, nakakaya ko siyang i-off-leash. Diba? So ito yung isa pa sa test na maganda para matesting nyo yung aso kung kaya nyo bang ma-off-leash to or ano, diba? Mga ibang bagay. Titestingin natin ngayon kung susunod ba sa akin to si Red pag bumaba ako. Red, come! Come! Yan o. So expect, medyo takot pa yan, pero babain natin. Yan. Red! Come! Yan. So curious pa yung aso sa bagong environment. Maganda yan, magandang sign yan. Curious yung aso sa paligid. Pangit kasi yung sobrang matatakotin siya eh. Yung pagbaba pa lang dito, eh hindi na siya gagalaw, dadapa na. So magandang sign yan, na nag-explore siya. Come! Red! Come! Good boy! Come! Come! Red! Come! 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 Red! Come! 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 Red! Come! Good boy! Come! Liga! Akyat! Kaya mo yan! Good boy! Alright, so yung to follow, okay din siya, good. Okay mga paps, so ngayon, itatry naman natin yung kanyang drive, no? So marami pong drive, prey drive, hunt drive, ball drive, food drive, bite. Marami pong klase yung drive, no? Yung drive, isa yun yung talagang mga factor kung paano mo matitrain yung aso, di ba? Kasi ako nagtitrain ako sa ang reward food. Ibig sabihin, may food drive yung aso. Yung iba naman, yung tag to yung binibigay, ibig sabihin may bite yung aso. Yung iba ball drive, bola yung reward nila. So importante kung gusto niyo i-train yung aso nyo, kailangan malaman nyo kung merong drive or wala. So yung iba mahina yung ball drive, mahina yung bite, pwede nyo namang ma-develop yan. Pero importante pag kukuha kayo ng puppy, yung meron na, di ba? Okay, test number 1, ito yung tinatawag na ball drive. Syempre, yung bola titestingin natin ngayon kung hahabulin niya ba. Red, oh. Red. Hoy. Hoy. Come. Come, Red. Alright. So, nakita niyo kung mahabol siya sa bola, kumakagat, may ball drive. Okay. Ito. Red. Hindi yeah, makagat eh. Napansin na makagat. Hindi niya makagat. Maliit pa yung bunganga niya. Pero at least sumahabol sa bola. So, yung ball drive niya, pasado. Ngayon, ito namang bite yung testingin natin kung papasa siya sa bite. Basahan lang, testingin natin. Red! Come!
Kita nyo. Meron na siyang ano eh, interested siya sa basahan. So ibig sabihin may bite siya. Bite, bite. Ayaw kumagat ngayon ah. Oh. Red. Wala, ayaw kumagat ngayon eh. Distracted siya ng konti. Ayaw nang kumagat, alright? So nakita nyo naman sa intro, kumakagat. Ako ang kinakagat eh, oh. Aray! Yung pangatlong test natin ay tinatawag na food drive. So titignan natin kung yung puppy ba is ano, interested ba siya sa ano, sa food reward, or meron ba siyang drive para makuha yung mga food as a reward, as or as kapalit ng gagawin nilang command. Ito yung kanyang kibbles lang to. Testingin natin kung gusto niyang habulin or Red, oh. Red, come. Ah, ah. Pagkain. Yan, sumusunod siya sa lure. Yan, hand feeding din yung isang importante sa mga puppy natin. Kung ano ba siya, may ability ba siya or may potential ba siya para ma-train. Red, oh. Yan, ito yung pagkain. Tignan natin kung interested siya na kunin. Hindi, walang pakialam. Pero actually maliit pa naman 'to eh para sa ano. Para sa food drive. So mga paps, medyo pagod na ngayon si Red. Hindi niya na masyadong hinahabol yung ano, yung pagkain. Pero I'm sure ano 'to, meron 'tong food drive kasi kanina sumusunod siya sa kamay ko eh. So medyo pagod na lang siguro kaya hindi na maiano, hindi na siya makasunod. Pero yung mga huli pa nating test, kagaya nung ganito 'yan. Pag yung aso pala gumaganyan na, yung para nangangagat or ano, ibig sabihin yan dominant siya. So itong dog na to, dapat mapunta to dun sa talagang marunong mag-alaga. I mean yung hindi beginner ba, di ba? Ayun oh, nilalapa yung kamay ko, maganyan lang ako oh. Ganyan ng aso eh, kapag yung kamay mo, yan oh, nandidila siya or yung ganun nga, nagbabite, yan parang nagaganyan siya oh. Ibig sabihin yan, dominant siya. So hindi, para sa akin mas maganda na talagang ma-train tong ganitong aso. Hindi ka pwedeng pa ano dito, palambot-lambot. Kasi pag hindi mo na pasunod to, magiging makulit tong aso na to. Okay? Meron pa tayong isang test na gagawin. Ilalagay natin yung aso sa isang uncomfortable situation or yung mga bagay na medyo hindi niya gusto. Titingnan natin kung papalag ba siya or hindi. Bawa, kinapitan ko yung paa niyang ganyan. Ayun, no? Kita niyo yung reaction niya. Kinakagat niya ako. 'Di ba? Yan ang gusto nating makita diyan. No? Na kumbaga, yung aso is hindi mo basta-basta siya na hindi siya submissive or kung gagantuhin natin yung paa niya, yan gaganyan natin. Yan oh. Yan oh, hinihila niya oh. Yan. Yan yung gusto nating makita. Yung iba, ginaganito pa oh. Tapos titignan kung in 30 seconds titignan kung papalag siya or hindi. Yan. Ginaganyan siya. So, maraming test tungkol dito sa ganito. Yan, dyan mo lang makikita yung aso kung ano ba siya. Kung submissive ba siya or yung mga ibang personality na papayag ba siya sa mga gusto mong gawin. Kita niyo yung reaction niya. Pumapalag siya. Ibig sabihin, yung mga ganitong aso, ito yung mga aso na hindi mapakali. Na yung konting ano lang is gusto agad maglikot, magingay, no? Kaya yung mga ganitong klaseng behavior ng puppy, hyper yung mga yan. So yung isa pang test natin, yung nerve. Basically yung nerve, pag sinerch mo, yun yung nervous system ng aso. Pero pag sinabing nerve, yung term niyan sa Belgian, yan naman yung kung gaano ba kanerbyoso yung aso mo or kung kaya niya pang mag-adjust sa iba't ibang environment or bagong lugar, bagong senaryo, or kung paano i-process ng brain niya yung mga nangyayari or yung mga logic, di ba? So isang test niyan is yung sound test. Titignan natin kung ano maging reaksyon ng aso pag nagbagsak tayo ng isang bagay na nakagulat or maingay. Yon, medyo nagulat pero hindi natakot. Isa pa. Tignan nyo, babagsak ko ito. Medyo nagulat siya pero hindi naman natakot. Oh, kita nyo? Maganda yung kanyang nerve sa sound test. Diba? Kasi kung ibang aso yun, tatakbo na yan. Lalo na maliit pa yan, puppy pa yun eh. Red, come!
Come, come, Red. Good boy. Yan, okay yun. Nag-investigate siya. Tapos na curious kung ano yun. Marami naman kasing pwedeng maging reaction ng puppy eh. Pwedeng tumakbo, pwedeng wala lang, pwedeng lapitan niya. Iba-iba talaga yung maging reaction niyan. So, isang ano yun, isang test na rin yun na pasado siya. Ang isa pang test, ilalagay natin siya sa isang environment na hindi niya pa napupuntahan or bagong-bago sa kanyang paningin. No? Titignan natin yung maging reaction niya, kung matatakot ba siya or what. Okay mga paps, so dito sa may harap namin, first time ko pa lang siyang dinala dito. Tignan natin kung anong magiging reaction niya, bagong environment. May mga ibang aso, mag-iingay. Tignan natin kung matatakot ba siya. Makikita nyo medyo ano siya, medyo nag-ano, nag-investigate. Normal naman yan, pero tignan nyo. Actually, nakatakot talaga yung sinuporke eh. Kasi harot yan eh. Red, come, Red. Okay naman yung reaction niya. Kasi kung low nerve tong aso na to, tatakbo yan. Tatakbo, matatakot, diba? Pag nakakita ng ganito. Bagong environment, tas may mga aso pang mga nabubuli. Right? Red, come. Good boy. Alright mga tropa fi, so sana po nakatulong yung mga ginawa kong test at naipaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nating alamin sa pagpili ng puppy or sa pagkuha. Siyempre, tignan nyo rin yan kung ano ba yung personality nyo. Kung outgoing kayo or mahilig ba kayong mag-jogging or lumabas, mag-hiking, okay lang kumuha ng puppy na high drive or hyper. Pero kung hindi naman, pwede rin kayong kumuha ng puppy na medyo mahiyain, yung hindi siya sobrang likot. Yun, may chance na yun yung aso na para sa inyo. So, sabi ko nga, hindi lang laging looks ang titignan natin. Tignan din natin yung temperament, drive, nerve. Diba? Nakakuha ka nga ng aso na sobrang laki, oversize. Tapos pag naman nakarinig ng sa New Year, diba? Takot naman sa putok. Well, kahit naman ako, takot ako sa putok. Bah, sakit kaya sa ilong nun. Charot. So, yun nga. So, dapat talaga confident yung makuha nating puppy. Hindi lang laging puro ganda, hindi lang laging puro tangkad, puro laki, puro kulay yung titignan natin, no? Kasi 50%, 50-50 yan, no? Ganun yung Belgian. Hindi naman yan kagaya ng ibang dogs na puro pang show lang. Kasi ang Belgian talaga, working dogs sila. So, shout out din kay Sir Mike ng Dog Trainer Cebu. Isang malupit na trainer yan si Sir. Talagang malupit talaga. Follow nyo rin po siya sa Facebook page niya. Alright? So, hanggang dito na lang mga tropa P sa mga gusto pong bumili ng puppy. At i-message nyo lang po ako sa ating Facebook page. Yan. At sa mga NCR area, siguro by the end of January, makakapunta ako dyan para i-deliver yung mga mabibenta. Dalawa na yung nabenta natin sa NCR. So, kung may gusto pang sumabay at bumili ng puppy, available po yung males and female natin. Isang female na lang available. Shout out kay Jason Javier from Cavite, Gina Velasco from Florida Blanca, Pampanga, Christian Andre Dimaano, Rayo Ivan, Joharis Goles, Nice Guy from Qatar, Vinnie Paul, Ekek TV, shout out din. So hanggang dito na lang mga tropa pi, pasensya na po at ngayon lang ako nakapag-upload. See you again on my next vlog and God bless and keep safe. Papsnicks out!